Hey guys, so meron tayong bagong NFT game ngayon. This is Mirror 4. So Korean developers yung gumawa ng Mirror 4. And kung makikita nyo dito, level 29 na itong character natin. At kung makikita nyo yung graphics niya, sobrang ganda talaga. So makikita natin dito yung effort talaga ng developers. And mukhang okay naman yung game. Malalaro siya at the same time pwede kayong kumita. So yung ways to earn naman dito sa game na pwede kayong magmina ng dark steel. Tapos ipapalit nyo sa Draco token. So 100k na dark steel pwede siyang ipalit sa Draco token. I-explain ko yan lahat mamaya. And pwede din kayong magbenta kapag kunyari na-expert nyo yung crafting nyo. Pwede kayong magbenta ng mga items sa marketplace. Yun, isa na naman yun para ano, kumita dito. Isang way na naman yun para kumita dito sa game na to. So ang ginagawa ko ngayon, since level 29 pa lang itong wizard natin, kailangan ko pa siyang ipa level 40 para may pakita sa inyo kung paano yung kitaan talaga dito. So konti na lang, 11 levels na lang, and pwede na tayong kumita, pwede na tayong magmina ng dark steel. So kung nagtataka naman kayo kung ano yung Draco token, makikita po yun dun sa website nila, and pwede natin i-exchange dun sa Wemix. So ito po yung Draco token. Kung makikita nyo dito, $2.28 yung palitan ngayon sa Draco token. And kung itatanong nyo kung mahirap bang mag-mine ng dark steel, madali lang po yun kasi meron po siyang automatic na parang automatic siya na nagma-mine. And kung makikita nyo dito, 100k na dark steel is equal to 1 Draco token. So saan nga ba ginagamit yung dark steel? Ginagamit yung dark steel sa pag-craft ng materials. So kaya siya in demand din dito sa game na to, yung dark steel. Under maintenance. Nag-under maintenance yung server. Try natin dito sa isa. So ito, meron pa ako isang character. Under maintenance yung isang server ko. Buti na lang, ibang server tong isa nating character. So level 26 naman to. So i-enter na natin siya. Kung yung mga nakapaglaro na dati ng mga MMORPG, makikita nyong maganda talaga to kasi hindi na natin kailangan ng bot. So meron tayong auto. Auto dito. Auto attack siya. Tapos gumagalaw ako ngayon gamit itong WASD. So ganun siya. And may balak din silang mag-release ng ano nito, ng mobile version. Kasi kung makikita nyo dito, pang mobile yung controls. Pero mas maganda para sa akin, mas maganda dito sa PC. Kasi sanay talaga ako sa PC games. Hindi ako sanay sa mga mobile games. So makikita nyo, pwede kayong lumipad-lipad dito. Pwede siyang lumipad. Napakaganda ng graphics. Hindi ko lang alam kung paano gamitin tong lipad niya. Ayun, lumipad nga siya. So, andito na tayo sa bubong. Okay. Kaya ako pumunta dito sa bubong para hindi ako atakehin ng mga monster sa baba. Para masasabi ko sa inyo yung mga items dito. So, kung makikita nyo dito, ito yung dark steel, 74k na kaagad. Yung meron tayo, nag-uumpisa pa lang tayo sa game. Mukhang nag-maintenance din ito. Pero ito yung 74.k, kaka-start ko pa lang. So, pag naging 100k itong, itong dark steel ko, pwede ko siyang ipalit ng Draco token, guys. And yung sinabi ko kanina na yung isang Draco token is equivalent to 100k. So ibig sabihin, nagkaroon agad tayo ng isang Draco token sa paglalaro lang nitong game. Ayan, nag-maintenance nga siya. Maintenance kasi nila ngayon. Ayan, mukhang okay na to, nag-update na tong isa. So pwedeng mag-dual login dito. Ay, maintenance pa rin. Mukhang maintenance pa rin. So guys, pwedeng mag-dual login dito sa dito sa game na to. And yun yung maganda kasi pwedeng dalawang character mo ang mamine para sa'yo. Kasi pwedeng i-mine yung Draco token. So meron tayong isang parang cave or dungeon na pwede kang mag-mine lang ng Draco token dito sa game na to. So kung makikita nyo, legal ang dual login dito kasi sa mismong nilagay nila yung game 1 tsaka game 2. So yung game 1 yun yung pink na character ko kanina, game 2 yung kulay yellow naman na character ko. Hintayin lang natin yung maintenance nila.
Tutuloy ko na lang mamaya yung review kapag tapos na ng maintenance para maipakita ko sa inyo yung full blast nitong game na to. Okay, since maintenance na nga yung server guys, kinausap ko itong kaibigan kong K-pop na mag-explain para sa atin. Siya na lang mag-explain. Ito, i-play natin. Hello everyone! Welcome to Mirfor! I'm Mirfor's community manager, Yunyoung Choi, and I'll be providing various tips and information that will surely help you in your upcoming journey. Remember to subscribe and like our channel to be the first to receive up-to-date information on Mirfor. Today, I'll be introducing Mirfor's Draco. Draco is a definitive element that differentiates Mirfor from other MMORPGs. It's a unique economy system allowing Mirfor users to truly experience play to earn. Draco is the world's first blockchain-based tradable coin that transcends the boundary set between online games and the real-world economy. In the vast land of Mir, you will come across hidden valleys enriched with abundant dark steel nodes. Here you can mine as much dark steel as you need. Draco is a coin that can be obtained by exchanging 100,000 dark steel, an essential resource in Mir 4. Therefore, a new concept has been applied that guarantees the intrinsic value of the coin through the value of resources derived from the game. So, what does this mean? It means Draco will allow you to move, store, trade, and purchase in-game assets outside of the game hassle-free. Let's take a closer look at how it works. Anyone playing Mir 4 can initially smelt dark steel into Draco at 100,000:1 ratio, plus a small smelting fee paid in dark steel. However, the required amount of dark steel to smelt Draco will increase daily, based on the total number of the dark steel mined in the game. In addition, the total number of Draco coins that can be smelted is also limited based on the total issuance capacity. These measures will allow Draco to retain its real value and provide economic use in other future games beyond Mir 4. Therefore, the Draco ecosystem provides mid to long-term investment opportunities and allows for you to experience in-game resources becoming real-world assets. Let me show you how smelting works. Draco can be smelted by accessing the smelter in-game via NPC or the game menu. Once you've accessed the smeltery, you can smelt new Draco by supplying the required number of dark steel or exchange your existing Draco for dark steel. First, log into your Remix wallet, access the wallet to receive the smelted Draco, or the wallet that holds the existing Draco. Check the exchange rate on the day, and click Smelt or Exchange. And you're done! Once you've finished smelting, you will receive the result by in-game mail. You can also confirm whether your Draco had been received in your Remix wallet. Isn't it simple? Mir 4, a new world that transcends the boundaries between game and reality. Draco, a new coin making the vision into reality. A new future created by Mir 4 and Draco. Won't you join us? Thank you for watching! So yun nga guys, pero level 40 pa bago tayo makapag-smelt ng Draco at bago tayo makapag-mine. Pero may nakukuha din namang Draco sa pagpatay ng mga monsters. Kasi nakakakuha naman ako ng Draco. Hindi ko lang sure kung dun ko nakakuha yung mga Draco or yung mga rewards sa quest. So, since maintenance ngayon, itutuloy ko na lang yung video next time kapag hindi na sila maintenance. And that's it guys. Thank you for watching.